19.4. Tapos balik tayo dito. I-enter natin. Okay, may error tayong 1.4 west. Dapat naging 0189 siya. Perfect. Dahil sa COVID restrictions, sobrang hirap pa rin magpasampa ng mga technicians sa barko. So in case na may convenient port, pinapaakyat talaga ng opisina. At ganito nga yung nangyari sa amin. Annual inspection ng gyro, pero sa anchorage ang operation. So sinabi ng technician sa akin na hindi niya eksakto maset or ma-check yung gyro error. Kasi nga naka-angkorahe at medyo maalon. Kaya tinuro niya na lang sa akin kung paano mag-set at mag-offset kung sakaling malaki yung gyro error. Ang normal kasi na gyro error is about, halimbawa, 0.8 plus or minus, ganyan. Pero kung more than 1 degree na, umabot na ng 2 degrees, kailangan talaga natin i-adjust kasi medyo delikado yun para sa safe navigation din, para sa atin din. So bago tayo mag-start, siguraduhin na nakadikit tayo sa puerto, ayos yung mga lubid natin. Para saktong-sakto, maset natin ng maayos yung gyro error. Naka-berth tayo ngayon. So 019.4 yung ating gyro course. Tapos yung sa ito, check natin yung sa gyro, ay sa ECDIS. As per ECDIS, yung heading ng berth ay 018. Ayan. Tapos i-compare din natin sa libro. May libro sila dito. Ay putik, napitas pa. Funicane Island D. 018 yung heading, berth alignment. So, meron tayong fixed na heading, so na na-comparean. So, gyro course natin is 019.4, tapos yung true course din natin is 018. So, may 1.4 west tayong error. So, para mag-set, set natin yung ano, permanent error niya ng 1.4. So, into enter muna, tapos set. Press natin ng sabay. Tapos, A1. Dapat sa A2 tayo. A2. Display. Tapos, set. Tapos, naka 0-0 yan. Ibig sabihin, wala siyang offset. Yung 2-1-0, yan yung ibig sabihin daw niyan, ay yung permanent error ng gyro. Pwede mo yung isut... Mayroon yan sa loob na ano eh, yung parang magagalaw mo siya. Spear. Yun yung, sabi niya, yun yung ginagalaw dati para iset. Hindi nila to tinuturo kasi mawalan daw sila ng trabaho. So ito, para i-set natin, 1.4 west. So mag-minus tayo. Magiging 358.6. Tama ba? Yeah. Ayan. Diba, tama? 19.4. Tapos balik tayo dito. I-enter natin. Okay. May error tayong 1.4 west. Dapat naging 0189 siya. Perfect! Okay? Guys, ganun lang, di ba? Ang dali lang ng ano, di ba? Okay na, wala na tayong gyro error. Zero na tayong gyro error natin. Tapos, ibalik na natin to. Balik natin sa normal display niya. Yun lang yung gagalawin natin. Wala tayong gagalawin na iba. Yun o, 018 na siya. Ayan. So, yung ano namin, Tokyo Keiki yung model. So, ayun lang. So, kailangan pala natin i-check yung gyro repeaters. Push natin to synchronize. 018. Tapos, ito pala, ang pag, dapat i-check natin yung mga repeater. May port starboard, tsaka meron din sa pupa. Ay, saan? Ay, pagbaba ko pala si mama, pa-check na lang yung steering. Kaya maganda pag nasa berth. Kasi pag nasa berth, fixed. Fixed talaga siya. So, oh, sakto, 018. Ayan. Ay, pag ito pala, pag isiset to, i-off mo lang, tapos, ito, pindot, ganun lang. Pag sakaling hindi siya sumama ba, nag-dry dock, pinapatay lahat, hindi siya sumasama. So, ganun mag-set. Check ko na rin yung support side. Thanks! Ayan, sakto, 018 din siya. Yun, all set na tayo. Just remember mga kabaro na huwag basta-basta mag-set ng master gyro kung di kayo sigurado o kung walang permiso galing sa kapitan o sa company. Okay?